Hindi umano totoo ang Solid North, pabor sa Marcos Camp ayon kay presidential candidate at Senador Panfilo Lacson. Ito'y kasunod ng mainit na pagtanggap sa kanila ng mga taga-norte. Si Eunisa Montes sa report, Rise and Shine, Eunice. Naging mainit ang pagsalubong ng mga tiga-norte sa Lacson-Soto tandem nitong weekend mula sa Baguio kung saan nakuha na nila ang suporta ni Mayor Benjamin Magalong. Nagtungo naman ito sa Pangasinan kung saan humarap naman ito sa mga nasa sektor ng transportasyon. Dito sinabi ni Presidential Aspirant Senator Panfilo Lacson na hindi naman totoo ang mga sabi-sabi tungkol sa Solid North dahil sa suportang kanilang nakukuha mula sa mga tiga rito. Wala namang ibang qualified na leader, kundi po si Senator Lacson. Siya po ang leader by example na dapat pumamuno sa ating bansa. Wala na pong iba. Bagay na tanggap naman ang kampo ng isa pang tumatakbo sa pagkapangulo na si former Senator Bongbong Marcos. Karapatan naman nila, may sarili silang kampanyang pinapatakbo, meron din silang internal assessment, and they have all the right to come up with their own assessment, and we respect them kung ano man ang kanilang paniniwala. Dito sa Norte, inilatag ng Lacson-Soto tandem ang kanilang balak na reforma sa national budget para makarating sa mga nasa ibaba sa pamamagitan ng plataforma nilang BRAVE o ang Budget Reform Advocacy and Village Empowerment Program. Kaya naman kasi ani ang pondohan ng mga lokal na programa sa laki ng unused budget na isinusoli lang sa National Treasury at hindi nakakarating sa lokal. Bigyan na natin ng tigi 1 billion ang bawat lalawigan. Magkano lang yon? 81 billion. Bigyan natin ang bawat munisipo o municipality tigwa 100 million. 1,488 municipalities in the entire country. Nasa mga 148 billion. So pasok na pasok to sa hindi nagagamit sa national budget. Nagpasaring rin ito sa mga korap at nakikinabang sa pondo ng pamahalaan na dapat ay para sa taong bayan. Lahat nagsasabi, galit kami sa korap. Wala naman nagsabing hindi galit sa korap. Pero sino yung korap at sino yung hindi? Kami ba ipagmamalaki namin? Ilang kami nangangako, lumalaban kami sa katiwalian. Kasabay nito ang kanyang running mate na si Senate President Vicente Soto III, nagpaalala rin sa taong bayan sa mga kandidato na mayroong mga nakapaligid na may kadudadudang record ng katiwalian. Sa election, judgmental dapat tayo. Pag nakita mo, uy, sila ganito, sila ganyan, naku, puro undesirable ang kasama. Naku, huwag na yun, delikado. Laguna, Batangas at Quezon naman ang susunod na bibisitahin ng Lacson-Soto tandem sa mga susunod na araw. Eunisa Monte, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.